Hello mga bro! So welcome back again sa ating YouTube channel. For this video, magkwentuhan naman tayo ngayon mga bro. So pag-usapan natin kung ano ba yung pinakamadaling paraan para makapunta po dito sa Europe. So stay tuned at pag-usapan po natin dito. So yan mga bro, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pinakamadaling paraan para makapunta dito sa Europe. So actually mga bro, sa totoo lang, hindi naman po talaga ganun kahirap makapunta dito sa Europe gaya ng iniisip natin. Marami pong paraan para makapunta po dito. So meron po tayong tinatawag na Schengen Visa. So maaari mga bro, naririnig po na natin itong visang ito. Magkwentuhan tayo regarding sa bagay na ito. At pag-usapan natin kung paano ba nabuo o ano ba yung mga function ng Schengen Visa na to, at sino-sino yung mga kasali dito sa Schengen Visa na to. And also mga bro, pag-usapan natin kung ano yung mga paraan, iba-iba klaseng paraan para makapunta tayo po dito sa Europe. Ang tanong lang po kasi mga bro ay ano ba yung purpose natin, bakit tayo pupunta dito sa Europe. Yung difficulties po na pagpunta natin dito ay minsan ay depende kung ano po yung purpose natin. Nakadepende kasi mga bro yung requirements kung ano yung purpose natin kung bakit din tayo pupunta dito sa Europe. So, ayun mga bro. So, very interesting, di ba? And maari na hindi po natin matapik o mapag-usapan yung lahat ng detail ng visang ito. Ang layunin po lang na po natin ay magkaroon po tayo ng idea na meron pong ganitong mga dokumento o mga documents na or paraan para makapunta po tayo dito sa Europe. And before po natin pag-usapan yung bagay nito, parang may kunting problema tayo mga bro. Hindi tayo komportable. Alam ko na mga bro kung ano yung problema. Yan, okay na mga bro. Parang feeling okay na tayo ngayon. So ituloy na natin yung kwentuhan natin. So yun mga bro, so paano nga ba nag-start itong Schengen Visa na to? Magbibigay lang tayo ng konting trivia regarding sa bagay na to, okay? Itong Schengen Visa ay ipinangalan dun sa area kung saan ginanap itong agreement na to, sa lugar ng Schengen, Luxembourg, dito po sa Europe. So ito pong Schengen zone na po ito or area ay binubuo ng 26 European countries. But before po nung pinirmahan itong agreement na to ay meron po lamang 5 country nakasali nung una. So ito po yung binubuo ng France, Germany, Belgium, Luxembourg at Netherlands. So ano po yung function ng agreement na to? So ito po yung officially na ina-abolish po nila lahat ng passport or other type of borders control na sa mga bansang ito na malaya pong mag-travel sa sakop ng Schengen zone na to. So ito po yung function ng Schengen agreement na magkaroon lamang ng isang jurisdiction regarding sa international travel purposes. And by the way mga bros, may nagtatanong din na regarding sa pinagkaiba o difference ng Schengen area at European Union. So sabi po natin kanina, ang Schengen area ay more on the free movement of people between the participating countries na wala na pong limit kumbaga. So ang European Union po ay critical in economic union. So yung pinagkaiba po nila. And ngayon naman po, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin o steps na paano po tayo makapunta dito po sa Europe. Sabi ko nga po kanina, depende po kung ano yung purpose natin. Siyempre nakadepende yung mga requirements kung ano yung purpose natin kung bakit tayo pupunta po dito po sa Europe. So yun mga bro, ano ba yung mga paraan kung paano mag-apply ng Schengen Visa. For example po, bilang student na pwede po tayo makapunta ng Europe, mag-apply nga po tayo ng student visa. Siyempre, kailangan na rin natin ipresent yung kung saan tayo naka-enroll ng mga university dito po sa Europe. Kung meron tayong sponsor o kung sino yung magpapaaral sa atin. So, bali kailangan din po yung documents nila. And the same time yung bank statement kung kami kakayanan pa talaga magpaaral sa atin itong mga taong ito. So pwede po tayong kung mag-apply regarding sa bagay na to. And also mga may invitation or yung mga nakapag-asawa po ng mga European citizens. So
sila po yung madaling nakakapasok po dito po sa Europe. Also yung pinaka-common, yung tourist visa. But anyway mga bro, sa lahat ng mga bisang ito, sabi ko nga kanina na hindi natin ma-detail lahat ng topic. Ang usapan lang po natin ay yung pinaka-common o pare-parehas na requirements ng bawat bisang ito. Maari iba-iba yung requirements nila, kung ano yung gusto nyong, anong klase pong visa yung applyan natin. But sabi ko nga po kanina, kayo na pong bahala mag-research kung ano po yung mga information na kailangan ninyo. But for this video po, pag-usapan natin kung ano yung mga pinaka-common na requirements ng bawat isa. Kung sa personal proof natin mga bro, ano ba yung mga kailangan natin dito? Siyempre yung una-una yung passport natin, at least valid po ito ng 6 months bago tayo mag-travel. Application form natin para dun sa pag-apply ng visa. Recent photo natin, yung picture natin mga bro, importante rin ito. At yung birth certificate. At isa pa po yung utility bill or yung kung ano yung resident natin. Anyway mga bro, itong bagay na to ay pwede po tayong mag-apply kahit saan man tayo sa mundo. Especially pag nasa third party country. Kumbaga kasi mga bro, may mga country kasi, lalo't kung tayo po ay mga citizen na sa country to, for example po ng Amerika, ay hindi na po nila kailangan ng visa pag pumunta po sila rito. But bilang tayo po mga Pilipino and other mga third party country, ay required po tayo mag-apply ng visa para makapasok po sa Europe. And also, kinakailangan din natin yung travel proof natin. Importante rin po dito. Sabi ko nga kanina, yung purpose kung bakit nga po tayo pupunta po dito sa Europe. So, pag nag-apply po tayo, kailangan meron na tayong book na flight. Maaring hindi po ito bayad, pero kasi mayroon namang mga agency na pwede kayong i-book ng flight nyo. And also, yung saan po tayo titira dito po sa Europe. So, importante rin po yung mga bro. At kailangan din natin mag-apply din ng insurance. Parang health insurance natin kasi nga po marami pong embassy na nire-required po nila nito dahil ayaw po nila na tayo pupunta sa Europe na wala po tayong insurance. Case lang po na wag namang busan na may mangyari ay covered tayo ng insurance na to. Isang bagay din po na importante ay yung financial proof. Base po dun sa mga research natin, dito po marami pong deny ang application dahil po sa financial proof. Dito po yung nagkakaroon ng medyo crucial na usapan. Sa financial proof po, kung maabot po natin yung mga requirements, ay talagang napakadali po yung mag-apply. At the same time, ito rin po yung marami pong nadi-deny na application dahil po sa kakulangan regarding sa financial. Tinitignan po nila yung employment o saan tayo nagtatrabaho or contract. Hinahanap po nila yon. And also, yung ating pong payslip. So parang recently po, di ba, meron po tayong video na pinakita ko po yung klase ng payslip po namin dito sa Italy or yung tinatawag namin Busta Paga. Income natin, syempre, pinitignan nila na yung unang sabi nga natin kanina, marami pong nadi-deny dahil nga po sa pagpipresent ng saan nagagaling yung income natin. Okay? And etc. So ito yung mga bagay po na halos common po silang lahat na hinahanap po sa atin pag nag-apply po tayo ng visa. And also mga bro, yung pag in-invite naman tayo either ng pamilya or EU citizen, tulad po nung may mga comment po tayo ng mga subscriber natin na in-invite po sila ng kanilang mga boyfriend na EU citizen. Kung hindi po natin po ma-present yung nabanggit po natin kanina regarding sa financial, kung sila po ay tatayong parang sponsor po natin, so sila po yung magpipresent ng mga bagay na ito. Base din nga pala mga bro, doon sa bank estimate natin, at least ay meron tayong 5,000 sa bank natin. Alam nila na kaya nating suportahan yung sarili natin during nandito tayo sa Euro. So ito mga bro, yung mga basic requirements para makapag-apply tayo ng Schengen visa. Sabi nga po natin kanina, hindi pa naman po ganun talaga hirap yung pumunta po dito sa Europe. Basta ma-comply natin kung ano yung mga requirements. So, and regarding dito po sa Schengen visa na to, sa, especially sa mga tourist na hinahanapan talaga ng mga bank statement, yung travel proof natin, na hinahanapan tayo ng flight. By the way, doon sa flight, pag apply ng ticket, ay gusto rin nila ng back and forth yung ticket natin dahil gusto nila na intention natin na bumalik kung saan tayo galing at hindi po tayo mag-overstay or naghahanap na talaga ng trabaho so dito po sa Europe. So once again, sabi na nga natin doon sa last mga video natin,
Although kung makakapasok po tayo dito sa Europe at legal naman po, then mayroon naman po tayong tourist visa. Pero mahirap po tayo makahanap po ng trabaho. Especially po dito po sa Italy, ay hindi po sila basta-basta tumatanggap ng mga trabahador kung wala po tayong proper documents. So yun po. So ito yun mga bro, yung mga madaling paraan para makapunta tayo sa Europe. And by the way bro, itong mga to ay for short term lang. Actually, itong Schengen visa na to ay binibigyan lang tayo ng 90 days o 3 months. Mag-stay dito po sa loob ng Europe. Pero po kasi na makuha natin visa natin, meron po tayong 6 months. And also mga bro, kung ang purpose natin dito ay yung pag-aaral at yung pamamasyal lang, meron ding isang paraan gusto po nating magtrabaho, manirahan na po dito sa Europe. So, excited po kayo kung ano po to. So, meron po tayong nakitang isang visa mga bro na pwede po tayong magtrabaho, pwede po tayong mag-aral, pwede po tayong maglibot dito sa Europe, and pwede po tayong manirahan dito sa Europe. Ito po yung tinatawag po na B7 visa ng Portugal. Pag-usapan din natin mga bro kung ano yung mga requirements ng B7 visa na ito. Siguro, umakyat tayo sa bahay para doon natin pag-usapan itong bagay na ito. So yan mga bro, nandito na tayo sa bahay. At natapos natin din kumain ngayon ng oras na ito. Then nag-prepare din na tayo ng baon natin para bukas. So ito yung baon natin mga bro. Yan. Dahil nandito tayo sa Italia, very normal yung pasta. Lagi yung baon natin. So yun mga bro, ituloy natin yung kwentuhan natin regarding sa D7 visa na to. Ayun nga mga bro, so yung regarding nga sa pinag-usapan natin kanina, regarding doon sa pagkuha ng Schengen visa. So marami pong paraan paano mag-apply ito. Kaya yung sinabi nga natin kanina mga bro, meron pang isang klaseng visa na ito yung D7 visa ng bansang Portugal. So ito yung pag-usapan natin mga bro kung yung mga detail. And again, sabi ko nga po, pag-usapan lang natin yung mga pinaka-basic na mga documents na kailangan. So ano mga bro, ano nga bala yung D7 visa na ito? Na tinatawag din retirement visa or passive income visa. Once again, so this disclaimer po, hindi po natin po pinopromote na mag-migrate po lahat po tayo dito sa Europe. But ang nice po lang po natin ay na meron pong ganitong klaseng mga documents or visa na pwede po nating applyan na makakapunta po tayo dito sa Europe. Pinag-usapan po natin kanina kung ano ba yung mga pinakamadaling paraan para makapunta po dito sa Europe. Isa po sa nakita ko po, isa po itong klaseng visa nito na hindi lang po kasi ito para mag-tourist lang or mamasyal dito sa Europe o mag-aral. Ito po yung D7 visa pong ito ay pwede po tayong magkaroon ng permanent residence or maging citizen po ng bansang Portugal. Alam niyo po mga bro, nung nakita ko po itong visa pong ito ay very interesting din po talaga dahil po una-una po yung bansang Portugalo po o Portugal ay medyo mababa ang cost of living kung i-compare po natin po dito po sa Italy. Tutusin po talaga ay napakadali rin po ng mga requirements ng visang ito. And marami po kasi tayong mga kababayan na nagtatanong na kung paano ba nga daw pumunta ng Europe. Marami po tayong kababayan sa Middle East, sa UAE, at maging sa Southeast Asia po ng mga kababayan natin ay mga subscriber natin ay nagtatanong kung paano nga daw sila makakapunta ng Europe. So ayun nga po, maliban nga po sa pinag-usapan natin kanina na Schengen visa, na I think naman po kung tayo po may mga trabaho at papayagan po tayo ng amo natin or yung mga trabaho natin, I think naman napakadali po talagang pumunta po dito sa Europe. And also mga bro, so this time naman yung pinag-uusapan natin itong mga bro ay hindi lang kasi ito pamamasyal. Itong Portuguese D7 visa ay nagbibigay talaga po sila ng permanent resident po dito sa Europe. Kaya ano nga ba yung mga requirements na pwede natin gawin regarding sa bagay na to? Maliban dun syempre dun sa mga pinaka-common na requirements katulad ng Schengen visa, yung mga passport, yung mga application form, etc. etc. Pero ang nakita ko po dito mga bro, ang medyo mahigpit na tinitignan po dito at ang maaari po tayo ding ma-deny sa bagay na to. Kaya tinatawag din siyang retirement passive visa
Dahil nga po, tinitingnan talaga yung kung ano yung bank statement natin. Yung pinakabuong information po na to or detail ng bagay na to, ilalagay ko po sa description natin. Isang bagay po kasi na nire-require po nila dito ay meron tayong passive income. So, ano po yung tinatawag po nila na passive income? So, maari po na ito po ay galing sa pension natin or meron tayong business na rental. So, yun po yung mga tinatawag po nilang passive income. O maari din po na meron sa stocks or sa financial investment. O maari din bro kung kayo po isang vlogger na kumikita na, so maaring ito po yung mga tinatawag na passive income. So kung meron po kayo nito, qualified po kayo mga bro. At ang maganda dito mga bro, napakababa po yung hinihingi nilang passive income monthly. Kung binago man nila siguro kung tataas lang siya ng konti. Ang gaganda nito mga bro, pwede natin isama rin yung buong pamilya natin. Kung kasama natin yung ating pong asawa, so, nire-record din po nila na at least 50% ng monthly income po natin ay meron din po sila. And also mga bro, pati yung kung meron po tayong anak na below 18 years old ay nire-record din po na meron po siyang 30% na income dun po sa passive income po natin. Actually mga bro, kung tutusin mababa na po yun. Ang pinakamahalaga pong requirements sa visang ito ay regarding nga po dun sa passive income natin. So yun mga bro, so ano po yung mga benepisyo o benefits na makukuha natin sa visa pong ino? Una sa lahat po, dahil nga makapasok na tayo dito sa Europe o sa Portugal, ay pwede na rin po tayong maglibot sa buong Schengen area tulad po ng Schengen visa kung meron po tayo. And then mga bro, ang kagandahan po yun mga bro, kung tayo po ay nasa bansang Portugal na, malaya po tayo na magkaroon po ng mga trabaho. At hindi lang po yung mga bro, kung tayo po yung mga may mga diploma or mga college graduate po tayo, pwede po natin po itong i-practice sa lugar ng Portugal. So yun po yung mga benepisyo po nung akin na to. At ang isa pang bagay mga bro, nag-stay na po tayo ng Portugal ng at least 5 years. Alam nyo po ba na maaari na po kayong mag-apply ng citizenship ng Portugal. Kung i-compare po natin dito po sa Italy, dito po kailangan po ng at least mga 10 years po bago po tayo pwedeng mag-apply ng citizenship. Dito po mga bro, pag 5 years lang ang pwede po natin pong applyan ay yung permanent residency or yung tinatawag po namin na carta sojourno, na ibig sabihin po ay wala na po expiration, but binago din nila yung batas na ito. Na dati po kasi pag nagkaroon ka po ng carta sojourno dito po sa Italy or yung tinatawag natin illimitata o wala na po siyang expired, ay binago na rin po ulit yung batas na yon. So ayun po. By the way mga bro, sa bandang Portugal po, ang kagandahan po doon kung nag-stay na po tayo doon ng at least 5 years po, ay pwede na po tayong mag-apply ng citizenship sa Portugal. At hindi lang po yung mga bro, ang Portugal din po ay sakop din yan ng Schengen zone. Kaya ibig sabihin po ay parang magiging citizen na kayo ng Schengen area o ng Europe. So napakagandang oportunidad dito mga bro, na kung nais nyo po talagang makapunta po dito sa Europe, ay I think ito po yung isa sa mga pinakamadaling paraan makapunta po dito sa Europe. Hindi lang po para mamasyal, kung nais nyo po dito magstay, ito po yung bagay na hinahanap po ninyo. Once again mga bro, sabi ko nga hindi natin ito matatopic lahat, but at least po mga bro ay meron po kayong idea kung ano po yung mga bagay na dapat natin gawin or may mga ganitong klase po ng visa dito po sa Europe na pwede po natin applyan. So yun mga bro, di ba medyo interesting tong bagay na to. And I hope mga bro na nagustuhan nyo yung kwentuhan natin ngayon ito regarding sa mga visang ito. And once again, sabi nga natin, hindi naman talaga natin ipinopromote ang mag-immigrate tayo dito sa Euro. But gusto ko lang pong i-share sa inyo na may mga ganito pong klase ng visa na pwede po nating applyan para makapunta po tayo dito sa Euro. Ayun mga bro, kung interesting po kayo sa mga bagay na to, so paki-check na lang po dun sa ating description. I-research nyo po kung ano yung po nais nyo pong malaman regarding sa bagay na to. And isang bagay pa mga bro, regarding dito po sa Portugal D7 visa, ay pwede rin po kayo mag-apply online. Gamit niyo lang po yung cellphone nyo. So, pwede po kayong mag-apply kung interesado po kayo. Or,
pwede po kayong para mas malinawan nyo po kung ano po yung mga ibang requirements. Kahit saan po kayo naroroon ngayon, bumisita po kayo dun sa mga Portugal consulate or embassy. Okay mga bro, so dito na natin tapusin itong video natin today. And I hope na nag-enjoy kayo sa pinag-usapan natin ngayon mga bro. Kung may mga comment pa kayo o katanungan regarding sa mga pinag-usapan natin, just comment below na lang po and sasagutin po natin hanggang sa makakain natin. Tingnan ko kung ano ba yung mga katanungan natin regarding sa mga pinag-usapan natin dito sa video nito. Once again mga bro, please click nyo lang po yung subscribe button para masuportahan nyo po itong channel na to, dahil majority po ng mga nanonood sa video natin ay hindi pa ho nakasubscribe. So please click nyo lang po yung subscribe button para masuportahan nyo po itong channel natin. Okay? Once again, mag-ingat po kayo at God bless po sa inyo pong lahat. See you po next video!